15 ng Hulyo, Miyerkules sa 15 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nagsalita si Jesus sa pagkakataong iyon. Pinupuri kita, Amang Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong, at ipinamulat mo naman sa mga karaniwang tao. Oo, Ama, ito ang ikinasiya mo. Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang lahat. Walang nakakakilala sa Anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak, at ang sino mang gustuhing pagbunyagan ng Anak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong, at ipinamulat mo naman sa mga karaniwang tao. Ano nga bang meron ang mga karaniwang tao na wala sa mga matatalino na binabanggit ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon? Dahil sila ay mga karaniwang tao at simple lang ang paraan ng kanilang pag-iisip. Simple lang din ang kanilang mga pangarap at pamamaraan ng pamumuhay. Maaaring hindi sila matatalino, ngunit bukas naman ang kanilang pag-iisip sa pagtanggap ng mga bagong aral. Sino-sino ba ang mga kabilang sa mga karaniwang tao na sinasabi ni Jesus? Sa daigdig ng mabuting balita, sila ay kinakatawa ng mga bata, mga balo, mga dukha, mga walang may pagmalaki sa lipunan. Minsan ay sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga may busilak na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sinabi din niya na, hanggang hindi kayo nagbabago at nagiging katulad ng maliliit na bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang mga karaniwang tao ay yaong umaasa at nananalig sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos na siyang gagalaw sa kanilang buhay. Pagsasagawa. Ang tao habang bata, nakakatuwa. Ang tao kapag tumanda, nakakaaduwa. Ang tao kapag bata, nakakaaliw. Kapag siya ay tumanda, nakakabaliw. Ang tao kapag bata, mapagtiwala. At kapag tumanda, nagiging mapaghinala. Tama ba o hindi? Saan ka dito?